Good morning po. Happy anniversary sa Office of Santa Ana. And actually, pero third time ko na po itong magsalita ng anniversary ng church natin. And the same thing, kinakabahan pa rin po ako ng... Pero masaya ko dahil yung privilege po na pinipigil sa akin pa rin na makapagsalita sa harap ninyo at i-share sa inyo, sa inyo yung biyaya ng Panginoon sa buhay namin, especially sa family ko. To start po, 30 years na po akong Kristiyano. Nagsimula po ako ng high school ko. Since 1986 nagsimula ako. And through that 30 years, nakita ko po kung gano'n po kabuti yung Panginoon. Kapapanin niya ako itinatan, kapapanin niya ako ginagayan, hindi lang sa akin, hindi sa pamilya ko, at kapapanin niya ako ginamit sa mga ministries ng aming church. Masasabi ko po na produkto po ako ng home Bible study. Actually, simula ako nung invite ako ng brother ko na umatid sa isang Bible study doon sa malapit sa amin, sa kaibigan niya. Umatid ako, and nung umatid ako, nakailangatin din ako ng Bible study doon sa kaibigan niya. Nakita ko yung medyo natutunan ako, kaya medyo nag-interesado rin po ako nung umatid doon. And isang araw, in-invite niya ako na umatid din doon sa church ng sa Life Gate actually. So, umatid din po ako, nakita ako sa kuya. So, nung umatid po ako, medyo, ang ano ko po doon kasi, medyo, nung Catholic ko rin naman po ako kasi, hindi naman po ako ganun pala simba. Actually, bibilang ko nga po yung year na nagsisimba ako dati. Pag birthday ko lang, tsaka pag simbang gabi po. Binubuo ko po yun. Kasi masaya po yung simbang gabi. Wish po ako nung muna yun. So, yun po yung madalas na ginagawa ko po dati. Kaya para sa akin po, yung matin po ng church, na in-invite ako ng kapatid ko, medyo hindi po siya naging struggle niya. So, nung umatid po ako, in a series nung pinapagatid ko po, nasubuko ko po yung Panginoon. Medyo hindi ko natatanong magay naman po ako kasi may bata ako. Hanggang ngayon po. So, napakasimple nga po ng buhay ko eh. Pag nilirecord ko nga po nung naging Kristiyano na po, nakakarinig po ako ng mga testimony po sa church. Actually, na-amaze po ako doon sa mga narinig ko kasi parang yung mga narinig ko from yung mga drug addict, naging Kristiyano. Di ba po parang nakikita nyo kagad yung 360 degree na talagang nakita mo nagbago yung buhay ng mga tao. So sabi ko, siguro ba, pag ako kaya yung nando sa posisyon na yun, na nagka-testimony rin. Sabi ko, siguro mabubore yung mga tao na marinig yung testimony ko. Kasi po, ako nga sa parang yung bata ko, ang rutin lang actually ng buhay ko before is bahay, school, bahay. Hindi po ako may magkakwatsa kasi mahirap lang po kami na wala akong magkakwatsa. So, talagang ganun lang po yung buhay ko. Kaya parang nung naging Kristiyano po ako actually, hindi po siya nagbago. Nadagdagan lang po yung routine ko actually. It's more of yung bahay, tapos school, tapos yung church, then bahay. Ganun lang po yung routine ko. Actually, kaya nga po nung struggle sa akin actually nung mga time na yun, na nung mula nung naging Kristiyano ko hanggang sa yung mga hanggang 1990, nung nagpabag-text po, kasi parang ewan po, kasi sa akin na medyo hindi nga po, kasi simple-simple ng buhay ko. And hindi ko po talaga makita yung before, parang hindi ko po makita yung paano ko lang kumilis yung Panginoon. Yung change, kaya yung nakikip, yung narinig ko po na parang kung masama, naging mabuti ka. Diba parang madali po makita yun eh, nakikita mo kagad yung cut ng buhay mo na binago ka ng Panginoon. Pero sa akin po, naging struggle po siya, kaya it took me 4 years before I got baptized. Because hindi ko po nakita siguro noong time na yun na
Diyos niya. Yung extravagant, yung parang sobrang wow talaga na makita mo na-convert ka talaga. Pero isang araw ko, pinakita rin ko lang ang mga sa akin na hindi ko kailangan yun. Hindi ko kailangan na sobrang change of life. Parang walang damang yung pagpilit siya. Sabi ko, ang kailangan niya lang kasi sabi nga, napaka-ordinary lang ang buhay ko. And yet, sabi nga naman, hindi mo kailangan ng sobrang extravagant na buhay. Actually, ordinary ang tao lang tayo. Pero God is just asking an extraordinary way. Yun po dapat yung pangita natin na hindi natin kailangan ng masyadong maraming miracle in life para masumpungan natin yung buhay natin na nasa kanya. Kundi makita natin na sa bawat buhay natin, maliit man o malaki, napapagpapasalamat natin sa Panginoon dahil alam natin na kung sinuko natin yung buhay natin, makikita natin yung pagkilos niya, tumay niyang pag-guide sa atin. Actually, ako nga pa nung naalala ko po yung mula po nung nag-decide na po ako na talagang mag-follow sa Panginoon, lahat po ng miles ko ng buhay ko, nilalapit ko talaga sa Panginoon ko. Actually, yung nag-pray po ako ng lifetime partner ko, yung sa same name, talaga dapat as a Christian, really pray for that one. And fortunately, yung po isang kumakata, sawa po ako na. Yung kalbo po. Sawa ko po yun. So, yun po, parang sinasabi ko po na lahat po ng ano, even po yung pagkaroon po ng isang pamilya, pag-build po ng isang pamilya, nagpapasalamat po ako dahil yung dalawa kong anak, nagagamit din po sa ministry, na kikita niyo po sila na talagang active din po. And hindi po kami nagkaroon ng, actually hindi po kami nagka-problema sa mga anak ko. And pinagpapasalamat po po sa Panginoon. And maging yung, actually kahit po yung mga, hindi po siya naging madali. Hindi po siya yung, hindi po lahat naman po, positive lahat, blessing. Dapat po makita rin natin kung paano po tayo kinakausap ng Panginoon. Hindi po yung pag, alam po natin yung pagkalo at yung pagpapaalala sa atin ng Panginoon na talagang makita natin na hindi tayo perfecto. Actually, sinasabi ko nga po, napapagod din po tayo mga Kristiyano sa kunwari po yung film mo, nagtatrabaho po kasi church, ginagawa mo yung mga bagay. Parang yung magwalis lang po ng church, yung magpunas lang po ng mga table. Kung tingin mo po na hindi po kayo, paano wala po pumapansin sa inyo? Kailan po yung mag-go on lang po tayo dahil ginagawa po natin yun dahil sa bihaya po ng Panginoon at tatanong natin ang Panginoon na nagulungan sa atin. At yung po yung nangyayari sa amin, actually yung pamilya ko po, makikitin po na talagang biligayin po sa Panginoon. And isa po sa mga pinakapasalamat po nangyayari sa buhay namin is yung nagkaroon ko lang, yung nagkasakit po yung tatay ko. Actually, isang struggle yung family namin. Nagpamayos ko po si tatay ko and Alzheimer siya. Isang problema po yung pamilya, everything financially and physically dahil nag-alagay na po siya. Pero po, yun po yung naging susi. Actually, pinagpapasalamat namin sa mga dahil through that po, sinabi namin sa magulang ko na kung gusto nila magkaroon ng Bible study sa bahay namin. And pumayag po sila, actually, nagkaroon po ng Bible study sa bahay namin. And hindi lang po yung sa family namin. Actually, extended siya sa mga kapitbahay namin. And pinagpapasalamat ko kasi yung buong ano, nakikita ko po dahil po yung sinanay, kaya wala na siya dito. Hindi po siya namatay. Nasa abroad po. Nakita ko po yung paglaro niya. Actually, even yun sa mga kapatid ko. Nakita ko na kumikilos po, even sa mga kapitbahay na nakita ko nila na talagang yung difference ng pagiging Kristiyano, ng Christian family talaga, na nakikita
dala na, na may pagkalat sa amin, sa family namin. Na, patuloy ako nagpapasalamat dahil ginagamit niya yung ministry, even yung church natin, yung school, para ma-extend yun sa family ko. At patuloy akong nagbibigay patuloy doon sa Panginoon. Na, naalala ko rin po sa, na, yung sa paglilingkod natin, kailangan ko lang talaga ng tamang puso. Kasi kahit po na, hindi po yung, ako kasi naalala ko nung mga early ano ko, hindi po ako singer, pero nadalangin lang po sa asawa ko. So parang naano po ako, isipin, kahit hindi po natin to gift, kahit hindi po natin siya talaga talent, pero kung nakikita po ng Panginoon yung puso natin, at nakikita niya na talagang willing tayo magpagani sa Kanya, gagamitin niya po tayo, ikaw mismo, sa sarili mo, nabibless ka sa mga nangyayari sa buhay mo na kahit napagod na pagod ka na, magpupush mo ka pa rin sa Panginoon. At patuloy mong paglilingkuran ng Panginoon, patuloy kang hindi ka mapapagod. At kung mapapagod po, ako actually, minsan napapagod din po ako. And every time na napapagod po ako, pinabalikan ko lang actually yung mga biyaya ng Panginoon sa akin. Yung mga biyaya, mga kung paano niya ako binabayad sa buhay namin. And after that, I prayed. And nakikita ko na talagang nare-reveal niya yung puso ko at yung spirito ko na talagang mag-continue lang. Sabi nga, pagka nasa Kristo ka, hindi wala na pong talagang look where you're back, talagang isipin talagang goal lang tayo. And patuloy natin isipin na hindi natin ito ginagawa upang itaas yung sarili natin or i-praise natin, i-please natin yung mga tao na sa kalimit natin. Kung hindi ginagawa natin ito dahil sa alam natin na sa biyaya lang ng Panginoon at sa tatunay na sa kanila natin dapat ibalik ka lahat ng pagpunin. In summary ko, gusto ko pong i-share sa inyo yung aking Bible memory verse. Yung sabi ko dun sa Ephesians 2:8, "It's by grace we have been saved through faith, not by ourselves, but through, it's a gift of God." And in Matthew 6:33, sabi doon, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." To God be the glory.